Walang ganyan na magkuya. Pwedeng magsabi ng I love you, pero walang touch kayo. So kahit sa pagtulog, magkatabi kayo. Yes. So may mga times pa na nakikiss kayo sa lips. Lagi po. Yung pinapakita namin sa vlogs namin na nakikiss kami, hindi lang ganun yung... Tapos, may nangyari. Wala kaming pakiks ano yung mga pinagsasabi ng iba. Aminin natin, pareho silang magandang lalaki. So, meron ba kayong mga indecent proposals eh? Kailangan na pera ba? Ano ito? Babae yung bakla. Ano bakla? One time lang din naman yun. Pero hindi na yung mababalik eh. Nangyari na ito. Rain door. Hello Team Wahechos, ang mga Ojinians at Ojinatics, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung nag-exist kayo. Siyempre, dumayo po tayo mula Manila hanggang Cebu para lang makausap ang napaka-controversial dahil bihira tayong makakita ng ganitong magkapatid. Ganitong klaseng relasyon ng magkapatid na hindi natin nakikita sa iba pero deep inside, naiingit tayo. Walang iba kundi ang Kapuno Brothers, Japheth and Glesser. Hello! I'm Munti ka nang tumayo, ano? Sobrang happy namin na... Nakita na talaga tayo. Oo nga, yes. Finally. Tono, nasa barko ka, di ba? Magka-PM na tayo. Yes, tapos nakikita ko yung relasyon niyo magkapatid. Grabe yung closest ninyo. Maging sa TikTok, mukha na kayong macho dancer. Sayaw kayo na sayaw. Ito po ma. Di ba? Alam mo, kinaiingitan yung relasyon ninyong magkapatid. Kasi walang ganyan na magkuya na sobrang close at clingy sa isa't isa. Pwedeng nagsabi ng I love you, pero walang touch kayo. Talagang napaka-showy ninyo bilang magkapatid. Nine years ang inyong pagitan, hindi ba? Yes po. Okay, so nung sanggol pa lang siya? Nung bata pa po kasi siya, ako kasi yung lagi nagbabantay sa kanya. Minsan nga, pag umaalis si mama ng bahay, napa-absent ako ni mama, walang magbabantay sa kapatid mo. Pwede bang absent ka na lang muna kasi ano? Kaya ako po yung nagbabantay sa kanya. Kasi si ate, nag-aaral din si ate, tapos si papa, nagtatrabaho din. Minsan, nagsasacrifice ako talaga na magbantay sa kanya. Bakit hindi yung pangatlo, pangalawa ka? Yung pangatlo, hindi marunong yung magbantay. Si Jerome, hindi marunong yung magbantay. Ano din, 2 years yung gap namin. Kaya mas bata siya sa akin. Parang hindi niya ata kaya magbantay pa ng bata. Ako, simula kasi nung bata pa kami, ako na talaga yung nagluluto. Simula grade 3, ako na yung gumagawa sa gawaing bahay. Kaya yun, kaya na, ano si mama na ako na din magbantay sa kanya. Saka ikaw ang lagi niya nakikita. Yes. Oo. Usually dapat, di ba, ang anak ang close sa tatay. So bakit hindi siya close sa tatay? Close din kami ni Papa, pero mas close kami ni Kuya. Ano kasi si Papa, minsan, ay laging wala sa bahay. Medyo pasaway si Papa dati. Pero ngayon, okay lang si Papa. Pero ngayon, bumabawi siya. Pero close na din kami. Lalo na sila, mas close sila ni Papa kaysa kami ni Papa. Oo. Nakita ko yung relasyon niyo bilang magkuya dahil pinrank mo siya na ikaw yung magbabarko na ulit. Yes. Sasampa ka na. Papaalam ka? Oo. Nasasakay na ako ulit. Kasi tumawag yung mic, tumawag. Oo, kasi ano, may problema, tinata ako din. Naawa siya sa akin ba? Tapos pinrank ko pa siya na sasakay ako. Parang na-feel niya talaga na ano kaya ang gagawin ko na malaya ko sa family ko tapos may problema ako. Ganun. Kaya umiyak din siya nung time na yun kasi naawa siya sa akin. Ano yung pinakamalupit na prank na nagawa niya sa isa't isa?
Yun talaga yung sinabi. Kasi alos 1 year kami magkasama noon na mag-vlog. Tapos bigla akong aalis kasi magbabarko na ulit. Kasi parang inano ko na kasi sa kanya na hindi na ako babalik. Hindi na ako magbabarko. Pero after a year na magkasama kami sa vlog, parang sinabi ko na babarko na lang ako ulit. Kaya nasad siya. Kaya yun, naiyak siya. Yun yung nakahiga siya. Oo, oh, yun. Nahiya siyang makita na umiyak ba. Kaya igaganon niya ako para hindi ko siya makita ang umiyak. Pero ikaw naman, ano ang pinakamalupit na prank ang nagawa mo sa kanila? Wala pa, hindi pa nakaganti kayo. So, i-expect ko yun, mag-expect ko na i-ganti ka mag-prank sa akin soon. Paano yung relasyon nyo since magkalayo kayo doon? Ano, sa, kasi may group chat kami, doon kami nagkukumustahan, nagbibideo call. Kasi yung internet namin sa barko mahina, kaya pag malapit kami sa lupa, may signal kami sa SIM, kaya doon ako nagpapaload, kaya doon makakatawag ko sa kanila. Doon tawag yung talagang tawag, tapos minsan nanghihingi na kung anong gusto niya. Kuya, baka naman, ganun. Binibigyan ko talaga kagad, kaya medyo spoiled to sa akin eh. Ah, no. Okay. Pag meron siyang hinihiling sa'yo na nire-request, kumbaga pinag-iipunan mo. Oo. Pero bago ko ibibigay sa kanya, napagalitan ko, parang pinagsasabihan ko na, para saan yun, ba't ka bumibili ng ganyan, ganun, hindi naman kailangan, ganun, tsaka ako bibigyan. Pero ganun pa rin, bibigyan ko pa rin. Pinapexplain muna bakit yun ang gusto. Hindi talaga yung super spoiled na binibigay lahat ng gusto niya kasi gusto niya, ganun. Pinapano ko sa kanya na hindi biro yung magtatrabaho ko sa barko para ibigay sa kanya yung duho niya or yung gusto niya. Bakit ganun mo kamahal ang kuya? Na iniiyakan mo pa. Sobrang bayad din si kuya, kaya sobrang mahal ko si kuya. Parang papa ko na din si kuya eh. Pag gumagala ako, sa kanya ako, mag-ask, pwede ba ako gumala? Minsan nagagalit si mama, saan mo si Japit? Ayun, gumala. Ba't hindi na gano'n sa akin? Okay lang mo kasi nagpaalam naman siya sa akin. So mas nagpapaalam ka sa kanya. Okay. Mas takot ka sa kanya kaysa sa tatay mo o sa nanay mo. Parang, alam niya kasi na isisave ko siya kay mama pag whatever happens. Oh, parang gano'n ba? Pag mas kampante siya na magpaalam sa akin na gumala ka sa ano. Pero hindi naman to laging gumagala, minsan lang. So, ibig sabihin, pag siya wala sa bahay, nahanap mo? Ay, di. Pag gumagala siya, nagpaalam din siya. Magsasabi din ako sa kanya na, alis muna, babalik lang ako mamaya. Pero minsan lang talaga yun kasi hindi naman ako masyadong gumagala. Taong bahay kasi ako. So, may mga times pa na nagkikiss kayo sa lips? Lagi po. Lagi po. Minsan nga, yung pinapakita namin sa vlogs namin na nagkikiss kami, hindi lang ganun yung closeness namin. Kasi lagi itong humahalik sa akin, lalo na pag tinutulungan ko siya sa assignments niya, sa mga projects niya. Kaya binibilhan ko siya ng ano yung gusto niya. Yan, nagpapasalamat yung salamat ko yan. Tapos hug, tapos kiss sa akin. Ganun talaga yun siya. Kiss sa lips? Yes, kiss sa pisngi. Kiss sa lips. Oh. Minsan sa pisngi, minsan sa lips. Ganun. Pero lagi talaga sa lips. Kasi parang ganun na talaga yung tapos, ano na. Maliit pa siyang bata. Oh, ganun na talaga. Oh, ganun. Yun. Nadala na talaga nakagisnan na niya. Sa iba, sobrang sweet din talaga na bata to. So sa iba yan, weird. Kung titingnan nila yan, weird yan. Kaya nga eh, pero... So nababash ba kayo to? Maraming nagsabi na. Oo, oh, maraming nagsasabi na. Ah, mag-jowa yan. Huwag kayong maniwala dyan. Paano mag-jowa? Mag-jowa. Pero ano, minsan... Natatawa na lang kayo, hindi kinipipin ko. Pero minsan, yung pinagsasabi nila, minsan below the belt, yun, binablock ko na lang agad. Hindi ko na pinapatulan. Hindi na ako bumababa sa level. Oo. Ikaw, napikon ka na ba? Wala tong paki. Wala tong paki sa mga bash. Wala tong paki. So, hindi naman yun na nakapagpa-stop ng sweetness ninyo sa isang isa. Yes. Kaya yung, until now, ginagawa pa rin namin kung ano yung mga nakagisnan. Kung ano yung nararamdaman ninyo na gusto nyo lang ilabas to kiss. Yes. Hindi lang naman sa akin siya umahalik, pati kay mama din. Sa ibang kapatid ko din, kay ate, nagkikiss siya dito. Tapos yung isang kapatid, parang taong kwarto yun eh, laging nasa kwarto. Pero close pa rin namin. Maraming nagsasabi na, ba't di close kayo ng ibang kapatid nyo? Close naman kami, pero ano, mas close lang talaga kami. Kayo yung nagbo-vlog eh. Oo, kaya nga. Kayo yung tandem sa vlog. So, i-consider mo yung feelings ni Bunso sa pag-aasawa mo na hindi mo na ako mag-aasawa kasi baka pasaktan at mukhaan mo siya kamahal. So, papayagan mo ba siya mag-asawa? Oo, lang. Support ako kay Kuya eh. Paano kung humiwalay siya? Na mabumukod? Paano yun? Makasad siguro, pero ganun talaga ang buhay. Talaga. Kahit nga ako, naisip ko yan, pero di bali, pag mauna siya mag-asawa, parang ano kayong mangyari sa amin? Pero iniisip ko na ganun talaga yung buhay. Matatanggap ko din siguro, pero masasad talaga. Pero hindi ko inaano na huwag kang mag-asawa. Malay mo, siya yung maunang mag-asawa. Kaya nga, ikaw ang naiwan. Baka nga ito mauna pero, imagine nyo ba na yung kuya mo mawawala sa kanya?
Wala, hindi ko pa na-imagine. Parang hindi ko kaya pagwala si kuya. Oo, oh, kasi sa lahat ng bagay, so, sa akin ito lumalapit kuya, eh. Sanay na talaga siya na dito sa akin. Lahat dati ng mga assignments niya, marami sila dun sa bahay, pero kahit nandun ako sa barko, sa akin ito nagpapaturo. Ha? Oo, oh, nagsisend yan sa akin. So, okay lang sa kanya magka-girlfriend siya ngayon? Sa'yo? Oh, okay lang naman. So, lahat naman sinasabi sa'yo? Oo, oh, lahat naman sinasabi niya sa akin. Wala itong pinatago sa akin kasi yun nga, parang nakadisno na niya na ako yung tatay niya. Lahat ng problema niya, yung mga achievements niya, sinasabi niya talaga sa akin. So kahit sa pagtulog, magkatabi kayo? Yes. Tapos ako din kasi may hobby ako na parang humahawak ako ng kamay. Tapos simula nung bata siya, sa kanya ako gumagroon ganun. Kaya holding hands, ganun. Hanggang ngayon. Ganun pa rin. Yes. Kaya hindi talaga nawala yung ano namin, yung hindi kami na awkward, ganun. Wala kaming pakiks, ano yung mga pinagsasabi ng iba. Minsan ang babastos, yung nag-aanuhan na magkapatid lang, ganun. Ah, incest. Oo, ganun. Yun yung mga below the belt na mga comments, pero hindi. Binabla. Yung mga ganun, binabla ko naman. Kasi ayaw kong patulan yung mga ganun. Siyempre, aminin natin, pareho silang magandang lalaki. So, meron ba kayong mga nagko-comment sa inyo or nagka-PPM sa inyo na may gusto sa inyo or hindi sa proposal sa inyo? Yes po, meron naman. Ah, talaga? Yes, so, paano mo siya hinaharap? Iba din kasi yung approach nila, sabi na ako yung magbibigay sa'yo ng ganito, tapos punta ka lang dito sa ibang bansa, ganun. Hindi ko nireply yan, ini-ignore ko lang. Kaya wala talaga akong na-ano. Pero pag yung iba na medyo bastos na talaga yung ganito tayo, tapos bibigyan kita ng ganito, ano ba naman to? Black ko din kagad. Eh, syempre, guwapo din to. Meron ba mga ganito? Japet. Ano, marami sa ano, sa request. Pero may ano, one time no. Hindi pa tayo nag-vlog nga. High school at ako nga. Tapos wala na talaga akong pera. Humingi ako kay mama. Wala. Hindi siya bumigay. May kailangan ako eh. Kaya ano yun? Mutual friend. Nag-PM sa'yo. Oh, may nag-PM. Nireplyan ko. Mutual lang ano eh. Mutual friend ko eh. Tapos nireplyan ko. Kaya may one time na ano eh. Na pumunta kami ng mall. Nagkita kami. Tapos pumunta kami sa... Teka muna. Wait. So ikaw, nag-chat sa'yo. Nagkasundo kayo magkita sa mall. And then, tapos, kailangan na pera ba? Ano ito? Babae yung bakla? Anong bakla? Bakla, tapos? Tapos, punta kami ng mall, tapos, ayun, nag-deal. Anong deal nyo? nag-deal, tapos punta kami sa kondo niya. Oh, kami lang dalawa. Ilan taong ka nun? Mga 19. 19? 19. Yung kuya mo, nasa ano? Nasa barko. Tapos, kaya yun, may, wala. Doon na, punta kami sa kondo niya. Tapos, tapos, may nangyari? Ba't di mo sinabi sa akin? Hindi ko alam yun, ah. Sandali, wait. Hindi na ikwento sa'yo. Naiya kasi ako kay kuya yung sa tabi. Namang ini? Hindi, nangyari. Naiya ako doon na. Anong nangyari sa, kondo? Naiya. Ano, first time ko din yun. Hindi mo sinabi sa akin. Naiya ako kay kuya. Naiya ako kay kuya. Sinabi mo kay mama? Hindi. Kala mag-isa. So ngayon mo talaga sinabi. Ayun. Huwag niya lang, i-cut na lang muna yun. Cut? Pwede ba yung? Cut na lang daw yun. Huwag niyo sinabi sa akin. Huwag niyo lang kung isip yun. Umawaw mo ko. Di-sulti yun, taka na ako. Itagaan ka na ako. Ano sa Tagalog mo? Hindi, sinabi ko sa kanya. Sinabihan na lang sana ako na wala siyang pera para bigyan ko siya. Kasi lagi binibigyan ko naman siya kung gusto ko. So pati hindi ka nagsabi sa kuya? Oo. Kung nasa barko ako nun, alam mo naman na kahit wala akong maipon sa barko, binibigay ko sa inyo. Hindi, gagawa ka ng paraan. Dati lang yun naman yan. Dati, pero hindi mo sinabi sa akin. Totoo yun. Ikaw ba nananakit ka? Hindi ako na, nagagalit ka lang. Nagagalit ko, nagsasabihan ko lang sa akin. Pero never mo siyang pinagkuha ka. Never, kahit yan. So ito, honestly, hindi mo to alam? Hindi. Akala ko hindi ka ganun. Ako nga, hindi nga akong sumasagot sa mga ganyan, tapos ikaw. Di dati lang yung wala din talaga ang pera. Tamang katwiran ba yun, yung walang pera?
ito lang yung mga bagay na nangyayari sa kanya nang hindi sa'yo si Tom. Oo. Kasi akala ko talaga hindi siya pumapatol sa ganun. But kaya hindi ko talaga alam na ganun. Alam ko dati sa mga ex niya. Dun, ex na girl. Sa bading. Wala ko nang pansin sinabi sa akin. Sabi ka nang sana sa akin, pwede naman ako umutang dun sa mga kaibigan ko dun sa bako kung wala akong pera. Hindi na yung maulit. One time lang din naman yun. Kung hindi na yung mababalik, eh, nangyari na yun. Tapos hindi mo sinabi sa akin, ano na sabihin ni mama? Huwag na natin sabihin ako. Ano naman sabihin? Ikat na lang. Oh, sabi. Ngayon mo lang talaga sinabi. Na lang. Sorry, baka na. Datum. Sorry. Ako pa yata, baka ano. Ba't hindi mo sinabi? Saan nagawin? Nalungkot ka. Kasi ilang buwan ako sa barko, walang araw na may pahinga kami doon, wala kaming holiday. Binibigay ko lahat sa kanila, tapos yun lang pala, ba't hindi mo sinabi sa akin? Nahiya akong magsabi sa'yo. Hindi, nung hindi pa kayo pumunta doon, nung hindi pa kayo nag-ano, pwede ka naman manghingi sa akin eh. Kailan ka ba nanghingi sa akin na hindi ko binigay? Masama loob. Kasi ano, akala ko open kami. Pero meron pang yung tinatago. Eh, dati lang yun. Dati nga, pero hindi mo sinabi sa akin. Para ko, sinasabi mo na lahat sa akin. Parang tinlay to. Yan yung feeling ko. Kasi hindi ako makapaniwala na nagawa niya yun. Hindi kailangan ko talaga yun na pera eh. Kaya, humingi ako kay mama, hindi ko binigyan ng mama. Ba't ka hindi nangihi sa akin? Ano, malayo eh. Tapos, tagal pa yung pera. Pwede naman ako umutang sa mga kaibigan ko. Marami yung kaibigan dito sa... Ika na mag-aari. Friend ko. Ika na mag-aari. Sorry po. Ika na mag-aari. Hindi mo kailangan mag-aari. Kasi pinaprank ka lang namin. Akala ko walang prank. Akala ko walang prank ma. Ang galing ni Chape. Hindi lang ako magaling mag-Tagalog. Papili ko na friend. Kasi parang totoo. Hindi magagawa ng kapatid mo yun dahil lahat nga sinasabi sa'yo. Kaya nga parang naano ko, ha? Nagawa niya yun? Pero medyo in doubt pa rin ko kayo. Sabi ko, totoo yun. Pero parang ano kasi, parang totoo kasi yung pagkasabi niya eh. Tapos pinapakat na niya, di ba? Oo, pinapakat. Huwag niya lang, i-cut na lang muna yun. Cut na lang. Pwede ba yun? Cut na lang daw yun. Gabihan kasi yung Japi. Prank natin kuya, huwag gumantik. So, ayan, nalaman po natin. Kaya kami nag-prank ni Japet para malaman namin kung gaano siya kamahal ng kuya niya. Kung gaano ka-concerned sa kanya yung kuya. O, nagtagumpay kami. Hindi naman. Grabe. Bakit hindi ka nang hingi sa akin? Diba, gagawa ka naman ng paraan para sa kapatid mo. Kasi kahit naman sa, hindi lang naman sa kanya, kahit sa family ko, sa mama ko. Pag may problema si mama sa akin, naghanap talaga ako ng paraan para. Kasi dati, walang-wala talaga kami dati. Kaya pumasok ako sa scholarship ng college para at least makatulong din ako kay mama. Kahit nag-aaral ako, walang gastos si mama sa akin. Ganun. Kaya nung nag-OJT ako, may allowance kami, pero buo ko yung binibigay kay mama pang ano nila pang paaral kay Japit tsaka kay ate ko. Kaya sabi ko sa kanya, ba't mo hindi sinabi sa akin? Kasi nagagawa naman yung paraan kahit umutang ako. Kahit na nung nagkasakit si mama dati, laki ng gastos namin. Tapos kasi yung fourth year namin, kami na magbabayad. Sobrang laki ng tuition namin kasi 2 years na yung scholarship. Malaki yung utang namin tapos malaki pa yung babayaran sa hospital kasi masakit si mama yung lupus. May lupus sa mama ko. Medyo malaki-laki din yung bill. Tapos nag-aaral pa ako, hindi na free yung ano namin, kaya medyo malaki-laki din yung utang namin yun. Pero pagka-graduate ko, sumakay ako kagad, hindi muna ako nag-exam kasi kailangan namin bayaran yun. Kaya yun. Yung iyong kaya nga ipangako sa isa kasi. Alam mo naman kung gano'ng kita kamahal. And hindi yan magbabago kahit mag-aasawa ka man, kapamilya ka. Mahal na mahal ka namin at mahal na mahal kita. And lagi ako nandito para sa'yo. Oo. Oh.
As always, simula pa naman yan, bro. Ano pa yung pangako ko sa kuya? Ano, pipilitin kong kapag tapos na pag-aaral para soon ko naman yung babawi sa'yo. Maka-proud. Bantay ah. Hintayin ko yan. Hintayin ko yan. Ano ang message niyo doon sa mga magkakapatid na hindi sila sanay na nakakakita ng ganyang relasyon ng pagkakapatid? Sa mga taong hindi sanay na sa closeness kagaya namin ng bunso, kayong mahiyang ipakita yung pagmamahal sa kapatid niyo. Kasi kapatid niyo yan eh. Yakapin niyo, ikis niyo. Kasi kapatid niyo naman yan eh. Walang masama kahit na lalaki, lalaki, babae, babae, lalaki, babae, kayo na magkapatid. Basta ipakita niyo yung pagmamahal niyo sa kapatid niyo. Hindi lang sa salita, pati din sa gawa. Unang magmamahal sa inyo ay yung kapamilya niyo. I love you, bunso. I love you, kuya. Oh.